Guess what? For the first time, malalaman natin kung gaano kalakas ang suntok ni Pac-Man sa isang ordinary day. Ready? Go! Ani? Ready na ako! Manny, ngayon kailangan kitang kunin yung buong buwelo mo para makuha natin yung talagang strongest punch mo. Makuha natin yung closest to your pinakamalakas na force na ma-generate. Okay. Sige. Parma ka na. Ito. Okay. Didikit ko lang, ha? Distansya is 74 centimeters. Sa kauna-unahang televised punch test na gagawin kay Manny Pacquiao, gagamitin ang high-speed motion capture technology para malaman kung gaano nga ba kalakas ang suntok ng ating pambansang kamao sa isang ordinaryong araw. Ang lakas ng isang suntok ay ang kombinasyon ng bigat at bilis ng boksingero. Tinimbang si Pac-Man at sinukat ang distansya ng kanyang suntok. .12 of a second ang bilis ng kamao ni Pac-Man. Mas mabilis pa sa 0.3 seconds na pagkurap ng mata. Dahil sa kinetic linking, ang pwersa ng suntok ni Manny ay galing sa kanyang buong katawan. Samahan mo pa ito ng bilis ng kanyang kamao. Ang resulta, 806 pounds of force. Pag ikaw ay nasuntok ni Pac-Man, para kang tinamaan ng isang shotgun. Grabe naman ah, sa bilis ng kamay mo na 0.12 of a second, nag-generate ka ng 806 pounds of force. At sabi nila parang shotgun yan. Ganun ba? Yeah, super lakas. Anong masasabi mo? Kasi I'm sure di mo alam yung lakas mo, tapos ordinary day lang to. Bigay ng Lord yan. Kasi sa isang fight, syempre mas maraming adrenaline or mas, diba, mas motivated din sa isang fight. So, sigurado parang mas lakas pa yung punch mo dun. Sabi mo, mas yung pinakamabilis ng kamay, yun ang pinakataas ng force. Ang mabilis kasi, nandun yung power. At saka bigay din ng Panginoon yun. So parang shotgun, may ammunition. Baka may ammunition ka dito, wala. Galing ah. Everyone clap. Susunod na. Sino sa Philippine Volcanoes ang pinakamalakas na magpasabog ng lakas? Sisilipin din natin kung ano ang jiu-jitsu training ni Rocco Nacino. Atleta sa human crash test, may mabalian kaya ng buto? Matinding umpugan sa head-on collision. Abangan